mana medyo hindi maganda yung mga nakita natin, ano? So medyo mahirap yung ganun na mangyayari sa buhay natin. So yung, yun na, yung nakuryente, pero mali, unsafe yung ginawa niya. Tapos yun yung mga aircon, mga indoor na maapoy. Tapos yun yung sumasabog yung outdoor o nasusunog. So ang mga dahilan nun, eh yung mga disconnection ng wiring. Tapos yan eh, maring isa na rin dun yung connection of mga fittings, mga paghinang, may mga leak. Tapos yan, samahan pa ng mga connection ng wiring na disconnection, yung mga maluluwag, o kaya eh mali yung pagkakalagay ng wiring. Mga ganun ba yung mga problema nun? Kaya nagkukuroon tayo ng ganun na problema ng mga aksidente. So, bilang isang technician, kailangan natin pangalagaan. Yun, mga ginagawa natin, air conditioning o mga class of appliances yan. Kaya nga tayo technician, tawagin. So, kung technician ka, bawat gawa mo at mga ginagawa mong gawain sa mga appliances, especially yung aircon, ituring mo sa'yo. Tulad ng sinasabi ko palagi, ituring mo sa'yo yun. Ituring mong ginagawa mo, eh, bahay mo, tapos yan eh, ang nasa loob ng bahay, eh, pamilya mo. Di ba? So, mas maganda yung ganun ang isipin mo kaysa yung sa isipin mo yung kita yung araw na yun. Pero isipin mo rin yung kapakanan ng ibang tao na nagpapagawa sa'yo. Magtitiwala sa'yo na maayos mo siya at hindi ka makagawa ng anumang klaseng ikakapahamak nila at ikakapahamak mo din. So, umpisa na natin yung lecture natin sa tungkol sa electrical wiring and diagram ng air conditioning. So, ngayon ito ang pambungad natin na pang-umpisa na titulo. It's electrical wiring, diagrams for air conditioning system, split type. So, hindi lang naman ito sa split type. Tatapitin natin yung window type kung saan nag-umpisa ang lahat sa basic. So, basic at basic lang. Doon nag-umpisa ang lahat bago ka maging master sa air conditioning. Ngayon sa mahawakan mo na yung mga industrial na air conditioning, yung mga malalaki na. So, breakdown of colors and terminal and thermostat wiring diagram for AC unit. So, next slide. Oh, wala tayong next slide. So, ito. So, in article electrical rules and calculation for air conditioning system, part 1, which was the first article in our new course, HVAC 2. So, electrical rules and calculation for air conditioning system and explain the following point. So, meron tayong introduction for air conditioning system types and introduction for types of motor, compressor, unit, and air conditioning system. So, electrical wiring diagram for air conditioning system, yan po yung titulo. Nasa baba po yung titulo. So, iba-iba po kasi ang style ng PowerPoint po natin. So, yan po yung article sa electrical. So, introduction. So, sa introduction, HVAC pa rin yan. So, lahat po ng air conditioning isakop pa rin po ng HVAC. So, heating, ventilation, and air conditioning. Cross parenthesis, HVAC system is designed to achieve the environmental requirements of the comfort of occupant and a process HVAC system are more used in different types of building such as industrial, commercial, residential, and institutional building. So, naituro ko na to dati. So, industrial, yung mga different types of building. So, yung industrial, yung mga factory, kung ano-ano pa. So, yung masat mga malalaking building na mga industrial building na yan, malalaki. Yung commercial, ayan yung mga mall. O yung mga nakikita natin yung mga spa, yung mga kainan, mga restaurant. So, mga commercial, residential, syempre mga bahay. Institutional building, ayan yung mga eskulahan, hospital, mga government office, yan.
So, introduction for air conditioning system types. So, nasa baba lang yung title niya. Next slide tayo. So, ito yung mga introduction for air conditioning system types. So, ito yung. So, local HVAC system. So, ano yung mga sakop niya? So, local heating system, local cooling system, local ventilation system, local air conditioning system, speed system. Tapos yung sa local air conditioning system, nandiyan po ang window air conditioning, unitary air conditioning, package roof, top air conditioning. So yung window, alam nyo na yung window kung saan yan, kung saan siya nakikita. So sa mga bahay-bahay, gagawa ka ng parang bintana, doon mo papasok yung aircon, yung box type. So utility in unitary air conditioning. So isa yan sa mga local din. Ayan yung mga tipong parang yung mga nakatayo yata eh, na air conditioning. So yung package roof, air conditioning, ayan yung mga nakalagay sa bubong yung mga outdoor na air conditioning. Yung mga outdoor yan, yung nasa bubong, mga nasa rooftop. Ayan yung mga package type. So, yan po sila. So next, yung pa rin tayo sa introduction. So, central HVAC system. So, ito yung mga centralized. So, all air system. So, all air system. Ano yung mga sakop ng all air system? Single zone, multi-zone, terminal heat, terminal reheat, dual duct, saka variable air volume o VAV. So, yung air-water system, yan naman yung fan cool unit, induction unit, so dalawa lang. So yan yung air water system, yan yung mga nasa building na, nasa taas na, yung mga nasa rooftop na yan. All water system, fan cool unit, so yan po siya. May water source heat pump, so nakikita na ninyo yan, heating and cooling panel. So yan yung sakop ng central HVAC system. So, yan po yung mga sinasakop po niya. Ang mga water system na niya. So, yung mga hindi pa nakakaalam tungkol sa water system, ayan po yung mga water pool, yung mga cooling tower na meron ng mga malalaking fan na nandun sa taas ng building na may mga tubig na. So, pinapalamig po doon ay yung mainit na oil. So, kung sa iba, yung pinapalamig noon pa na yun, yung coil na yun, eh may tubig po yun. So, hindi po siya kinikilangan, hindi po siya kakayanin lang kasi ng pan, kailangan mo kasi siyang ibabad sa tubig din. So, yung tubig, pinapalamig ng pan para yung mainit na tubo na nandun, eh lumamig ng konti. Kasi yung pinapalamig noon, yung cooling tower, eh yung buong gusali, buong building na. So per floor, eh meron siyang mga ducting, air ducting 'yon. So doon siya papasok yung lamig. So may kasama pa rin siyang freon, bukod siya. Bukod yung system ng freon, bukod din yung system din ng water. So sa introduction pa rin tayo, HVAC system requirements. So ito yung mga requirements niya. So, primary equipment, space requirements, air distribution, saka piping. So, sa mga gumagawa na nito, HVAC, yung mga industrial air conditioning na to, so alam nila to. Mas nakikita na nila to. Actually, yung mga nagtatrabaho sa air conditioning industry, yung mga malalaki na, yung mga cooling tower, yung mga biggest air conditioning, eh dumaan din sila sa mga basic. Kung saan yun makikita, yung basic, yun sa window type muna. Kasi yung basic, doon talaga unang nag-uumpisa ang lahat. Tapos yan eh, pinapayaman mo na lang yan, step by step. Lahat bago ka mapunta sa pinaka-industrial air conditioning. O yung mga tinatawag na power plant air conditioning na. Yung mga nakikita natin sa ibang bansa, sa Jeddah, sa Riyadh, sa abroad. So, dun. Yung
mo na makikita yon. Meron na rin din tayo rito, siguro, meron na rin ngayon, siyempre, mga water, mga cooling tower, yung mga water cooling tower, so yan, meron na rin. Pero yung power plant na air conditioning, eh, makikita natin yan sa ibang bansa na. So yan po yung apat na sama-sama. So yung primary equipment, so tatlo lang yung kasama niya dyan. So heating equipment, cooling equipment, air delivery equipment. So yung space requirements, so meron siyang equipment room, HVAC facilities, fan room, vertical shift, then equipment access. So sa air distribution, terminal unit, ductworks. So yung ito yung mga drum na nakasabit sa taas ng ceiling. Yan yung mga nakikita natin sa mall na hindi pa natatakpan. So yung piping, system piping at delivery piping. So yan yung mga copper, aluminum tubing o metal tubing. So kung yung basta't yung mga tubing na pwedeng gamitin sa air conditioning, eh ginagamit yan. Basta't tungkol sa air conditioning na piping, yun lang ang gagamitin na tubing. Hindi tayo pwedeng gumamit ng tubing na nilalagay sa imbornal, yung bilog. Hindi ho yun. Cemento ho yun. So, ayan. So, HVAC facility. Siyempre, kusina. Fan room. So, andun naman nakalagay yung mga ventilation sa room. So, makikita mo to sa ground floor. Tulad dito sa RCBC, meron silang pan room. Doon nakalagay yung mga iba nilang pan, yung iba nandun sa rooftop. Kung asan yung mga sa RCBC kasi nandyan ang mga ambassador. So, vertical shift, so, andun din siya, equipment access, andun din siya, nasa ground floor din yan, equipment room, sa ground floor din yan. Kasi kailangan kasi lahat yan eh. So yung mga heating ventilation, so nandun din yan, nasa ground din yan, nasa ano din, sama-sama sila, yung primary equipment, cooling equipment, air delivery equipment. So kailangan yan. Next slide tayo, air conditioning compressor. So ito yung introduction for types of motors of compressor using an air conditioning system. So air conditioning, una air conditioner compressor is used to remove the heat, then vapor, refrigerant from the evaporator and the air conditioning system in layman terms. In the compressor, compress or squeeze the vapor into smaller volume of high temperature and external drive. Compressor has a crank shaft and it driven by the pulley and belt system. So ang compressor, siya po yung nagpapano sa refrigeration papuntang evaporator, to condenser, tapos yan eh. Minimize niya yung kinocompress niya yung heat para ano siya dumamig. So an electrical motor can also be used to drive the directly that thermatic compressor as a motor which installed inside and housing with the compressor has a quick shift seal in not required. The motor rotor is located either at the top or bottom of the unit. So yan po. So ang electrical isa din yan sa nagpapagana ng compressor at nagpapalamig din. Kasi kung wala kasing electrical, hindi gagana yung compressor, walang lamig na mangyayari at wala rin init na mararamdaman yung sa condenser. So malaki po ang trabaho rin po ng electrical. Meron din mga kasi nagsasabi
natin ano yun. Natin sabihin kasi sa sarili natin na kahit walang electrical kaya niyang gawin. Hindi pwede yun. Tuloy-tuloy pa rin tayo nag-aaral. Okay? So, yan po yun. Introduction for types of motor, compressor, use in air conditioning system. Next slide. So, introduction for types of rin. So, ito yung mga compressor na maaari natin makita in the future na kayo papasok na as air conditioning technician sa mga industry o sa bahay. So, there are basically 5 types of air conditioning compressor that are commonly used in the HVAC industry. So, reciprocating, scroll, screw, rotary, centrifugal. So, yung mga nakaraan lecture ko, meron na akong pictures nito na nasabi ko na at kung paano siya gumagana. So, yan po yung 5 na compressor na makikita na natin ngayon sa air conditioning. Reciprocating, scroll, screw, rotary, centrifugal. So, madalas lang natin makita rito pagka medyo nasa mababa ka pa lang na aircon technician sa mga window type saka speed type, yung rotary. So, mas madalas natin makita ang rotary sa refrigerator air conditioning, yung rotary. Yung umiikot sa ano, sa loob. So, yun sa may refrigerator naman, siya naman piston type na compressor. So, yun si scroll, parang rotary rin siya, kaya lang ang nangyari, parang paganyan siya sa loob. So, yung iikot-ikot lang siya. So, yun scroll, yung parang ano siya, hindi ko na matandaan ano siya. So, ayan po. Ayan po yung 5 uri ng compressor. So, natin yan, no? So, an article electrical wiring diagram for air conditioning system, part 1. I explain the following point. So, importance of electrical wiring for air conditioning system. How to get an electrical wiring for air conditioning system. Types of electrical wiring diagram for air conditioning system. How to read electrical wiring diagram. So, na natin important of electrical wiring for air conditioning system. So, importante po yan. Kung wala pong electrical, simple lang naman ang ano dyan liwanag. Kasi pagka, kaya siya importante, kasi kung walang electrical ang air conditioning, hindi po siya gagana. So, pilosopuhan lang talaga. Kasi yun lang naman talagang ang paliwanag dyan importance of electrical wiring for air conditioning system. So, importante ang electrical sa air conditioning system. Kasi kung wala yan, hindi tatakbo ang compressor. Tapos yan, kung wiring lang at wala siyang mga materials tulad ng capacitor, magnetic conductor, overload delay, hindi pa rin tatakbo yun ng maayos. Maaring masira pa rin ang compressor o air conditioning kung wala yung mga parts na yun. Tulad ng thermostat, overload, delay, capacitor, especially mga wiring. Kuha ho ba ninyo? Okay. So, how to get an electrical wiring for air conditioning system? Paano raw malalaman how to get? Paano makukuha? O, sabi nga, paano malalaman ng electrical wiring system sa air conditioning? So, madali lang naman yan. So, kailangan lang kasi pag-aralan nyo ng maigi yung buong electrical system. Lalo na pag kayo magbubukas kayo, hanapin nyo lang yung specs ba? Yung diagram sticker dun sa air conditioning, pagka binuksan nyo yun sa taas, minsan nakikita nyo yan sa outdoor o sa indoor. Sa indoor, iba yung electrical wiring diagram doon sa indoor. Sa outdoor naman, iba rin yung electrical wiring diagram doon, yung nakalagay dun sa sticker. So, tatatakpan lang siya. So, dahan-dahan lang ang pagbukas para mahanap lang ninyo yung diagram doon.
Mamaya makikita nyo rin yung kung ano yung sinasabi ko. Types of electrical wiring diagram for air conditioning system. So meron tayong iba-ibang klaseng wiring diagram. Meron pong wiring diagram para sa window type. May wiring diagram para sa split type. May wiring diagram para sa refrigerator. At meron din wiring diagram para sa industrial air conditioning. Kung saan eh, meron ng marami ng nakalagay doon ng mga wire. Kasi meron ng magnetic conductor. Meron ng timer. Tapos siya, meron pang mga kung ano-ano pang mga nakalagay na accessories o yung mga materials para mapagana ng maayos ang air conditioning industrial o industrial air conditioning, yung mga malalaki. Yan yung tinatawag natin na 5-tanner, 10-tanner, yan po yun. O yung mga BRF or BRB. Okay. How to read electrical wiring diagram? Paano magbasa? So, step by step ang pagbabasa niyan. Pero, siyempre, bago nga magbasa ng electrical wiring, eh, kailangan malaman nyo muna yung symbols ng mga bawat parte ng air conditioning. O yung mga symbols ng tulad ng capacitor. Ano ba symbols ng capacitor? Ano ba symbols ba ng thermostat? Ano ba symbols ng overload? Diba? Kasi yun ang nakalagay sa wiring diagram sticker niya doon sa mga unit ng air conditioning o kahit sa mga electronics radio, may mga ganyan din, may mga diagram din yan, may mga nakalagay yan doon. Yung iba, wala na eh. So, meron yung mga original niyan na meron doon mga electrical diagram. So, yan po yung introduction for types of motor compressor using an air conditioning system. So, meron pa pong isa. So, next slide. So, the electrical wiring diagram for typical air conditioning equipment. So, that means so, the main type and equipment in common air conditioning system where? So, para sa, so, yun. So, number one, window air conditioning unit, split air conditioning unit, multi-split air conditioning unit, mini heat pump, split package unit, unitary package unit. So, yan po yung mga electrical wiring diagram na maaari natin makita sa araw-araw nating trabaho o sa mga baguhan. Yan po yung mga makikita po ninyo. Yan po sila. So, ito pa yung kalahati. So, meron tayong chiller, air heating unit, fan coil unit, pump, BIB, boxes, saka damper. So, yan yung mga means, types of equipment in common air conditioning system. Yan po yung mga meaning type niya na makikita po natin. So, ito po yung sinasabi ko. So dapat alam natin yung mga symbols niya. Okay? So, ito. Symbols ito ng sa electronics, sa motor, sa switches and batteries. So, you should know what the symbols in AC look like. You will find you should memorize in the everyday work at AC. These are same of the picture from the electrical symbols and AC symbols before we read the wiring in AC. So, makikita natin yan. Hindi siya yun kung ano yung nakikita natin dun sa ating mata. Yan ba yung pa? Nakita natin na may ganun na, no? Pagdating dun sa diagram, hindi siya. Symbols talaga siya tulad nito. Yan. Symbols siya. Ito yung tatawag na symbols. Ito naman yung mga meaning. Kung anong klase. So, meron na dyan isa. Capacitor. Yan ang capacitor. So, pagka mga aircon na, ano na, mga electronic device na, ang tinatawag na inverter. So, meron na tayong makikitang resistor, may switch, may battery, wiring,
and connection. Meron tayong logic gate, inductor, tapos yung speaker, saka semiconductor. So, lahat ito, pwede nyo naman ito i-research. Ano yung semiconductor? So, sa mga air conditioning, ina-advise ko lang din, mag-aral na rin ho kayo ng electronics kasi sa ngayon, ang binabanatan na ho ninyo is inverter. Inverter na ho. So, sa inverter, medyo madali lang kasi yung mga coding. Kasi minsan pagka may coding, meron lang na-reset mo yung ano, meron ka lang nagalaw, hindi mo siya naisakto. So, nagkukurong siya nang may lumalabas ang coding. O kaya eh, sa indoor, meron ka lang hindi na ibalik ng tama o na naisaksak ba dun sa inverter box niya, dun sa outdoor. O minsan sa indoor, ganun din. Yung indoor, minsan, kaya siya nagkukuroon ng error kasi pagka nililinis po natin yan, sa akin, sa experience ko po, kada nililinis ang inverter sa outdoor, minsan, nalilimutan namin linisin yung pinakadulo ng sensor ng thermostat. Kasi pag hindi mo siya nalinis o pinatuyo, nagkukuroon siya ng error. Kasi hindi siya makapag-trace ng vibration o nung lamig dun sa mga pins ng evaporator. O minsan, hindi mo siya nailagay ng tama, ng diretso. Minsan, ganun siya kasi sensitive po ang sensor ng thermostat. So, dalawa po yung sensor nun. May kita po ninyo. Hindi lang yung sa thermostat. So, electrical circuit symbol. So, ito yung mga electrical circuit symbol. Meron ng nauna ron. So, meron doon yung battery. Siguro hindi may electrical. So, ito. So, meron tayong resistor, ammeter, tayong voltmeter, motor, capacitor, so iba-ibang klase ng symbol, meron tayong lamp, switch, inductor, transformer, ground, DC voltage source, and diode. So, huwag niyong sasabihin na wala niya sa air conditioning. Nasabi ko sa inyo, bumabanat kayo ng inverter, na electronics yun. So, sabihin niyong walang diode dun sa electronics ng inverter. Tapos yung capacitor. May capacitor doon pero hindi yung sa inverter, sa mga electronics, hindi siya yung capacitor sa air conditioning na malalaki. Capacitor niya ron yung maliliit lang, na dalawa ang ngipin. Dalawa yung karayom. Again, meron din siyang lamp. Yung sensor lamp niya. Yung umiilaw. Switch, meron din siyang switch din doon. May makikita kayong mga switch na maliliit doon. Pero huwag niyong gagalawin yun kasi yun, tinayming na yun doon sa pabrika o doon sa assembly. Tinayming na yun. Huwag nyong gagalawin yun. Kasi ang pwede nyo lang galawin doon pagka nag-sense, pagka nagkuroon na siya ng error code. Yung iba kasi na technician, pagka nagkuroon ng error code, ang ginagawa, yung iba, ginagalaw yun yung switches doon sa outdoor na electronics. Kasi may makikita kang switch doon na maliit na minsan kulay blue siya, tapos siya may puti rin sa gitna na parang i-adjust-adjust mo. So, yun, kailangan may araw na i-adjust mo lang siya pagka ang isang electronic box dun sa outdoor, medyo may napapansin kang hindi maganda. Pero bago mo siya i-adjust, kailangan mo munang makuha yung manual ng aircon unit. Hindi ka basta-basta mag-a-adjust kung ano yung call niya. Kasi yung iba, nag-a-adjust na lang eh. Huwag kayong mag-a-adjust basta-basta kasi iba yung kalaban nyo na. So, ingat-ingat lang. So, ito pa, isa sa mga symbols niya. So, rotary pump. Pump. Meron sa configure gal pan. So, yan na yung mga nandun sa mga industrial. Yung mga malalaki na yung mga pan. Yun. Access pan, iba-ibang klaseng pan, yan, condenser, coil type. So, yan po yung mga symbols. Dapat ninyong pag-aralan, hindi lang yan, marami pa.
ilan lang itong nilagay ko rito. Marami pa kayong pag-aaralan. Nandyan si Google Chrome. So, mag-research kayo. So, lahat ng mga technician at mga bagong technician, huwag tayong basta-basta aasa lang doon sa head natin. Kasi minsan, binibigyan tayo ng trabaho nila para matuto tayo at aalalaya naman kayo kung saan kayo magkakamali. Okay? So, yun ang trabaho ng mga head technician. Bibigyan kanya ng trabaho, sasabihin sa'yo kung anong gagawin mo, makinig ka lang. Huwag kayong parang nagtatampong pusa na akala hindi kayo sinusubaybayan. Sinusubaybayan kayo, hindi lang sila kumitibo, pero nasa likuran lang sila. Pero kung meron kang hindi maintindihan, pwede nyo silang tanungin. Okay? Tanungin nyo lang, ha? Habang gumagawa kayo, bago nyo galawin ang isang unit. Okay? So, ito yun, diagram. O paano magbasa ng diagram? Ito yung mga symbols. So, ayan. So, meron tayong power input. So, power input, ano yan? Ito na yan sa power source na. Sa kuryente na yan. So, ito, meron na siyang mga nakalagay dyan. BK is black. Red, blue, yung BL, blue. OR, orange. PR, brown. YL, yellow. So, alam nyo na yan. Sa mga baguhan, so, yan po mga ibig sabihin yan. Yung HLM, yan yung high, low, medium. So, may mga numbers yan. Ito yung rotary switch. Yung iniikot, manually. So, iba naman yung sa mga semi-inverter, yung mga pinipindot o yung mga inverter. Remote control. So, ito rotary. So, dito nagsimula kami lahat. Yung mga tinatawag ninyong mga kuya sa air conditioning, rotary, hanggang sa inabutan na namin lahat ng mga, habang inabutan na namin yung mga pagbabago sa air conditioning na meron ng mga remote control, push button na. So, hindi lahat ng mga old, di naman old, sa technician, di naman old. Mga sabihin natin father of air conditioning na lang, o tatay nyo na, o kuya. Inabutan namin yung mga ganyan, na rotary pa, minsan, yun iba pa nga, push button siya, pero yun alam nyo yung push button na electric fan. Yung push button ng electric fan, ganun, inabutan pa namin, national pa. Tapos yung dumating si carrier. So, yun na, yung rotary na, pak-pak-pak na. So, yun na. Pero hindi nawawala ang kapasitor. Hindi nawawala ang kapasitor. Hindi nawawala si fan, hindi nawawala si compressor, hindi nawawala si fan. Yung mga thermostat na yan, yung rocker switch, yan, si overload, di nakikita, hindi nawawala yan. Dual capacitor, hindi nawawala yan. Andyan at andyan pa rin yan. So, ayan po, pagbasa niyan. So, sa motor, meron siyang iba't ibang kulay. Meron siyang black, red, brown, orange, saka yellow. So, sa mga diagram, yung sticker diagram, makikita nyo rin yun na meron siyang mga color code o yung mga letter code. So, susundan nyo lang yan kung saan siya papunta. So, ito yung mga terminal. So, yan, yung mga terminal niya. May mga terminal yan. So, susundan nyo lang yan. Babasahin nyo lang. Susundan nyo lang yung arrow na yan kung saan siya papunta para hindi kayo magkakamali. Isa-isa lang. One in a time lang. Isa-isa lang. Hindi mo pwede pagsabay-sabayin. Isa-isa lang ka lahat. Sa pelikula nga ni Fernando po, isa-isa lang. Di ba? So, wag mo pagsasabayin. Kasi pag kayang pinagsabay-sabay mo, at magkamali ka at nagmamadali ka, ano mangyayari? Tulad noong nakita nyo sa unang video, ganun na nangyari. So, maring sumabog, mari maglihab. Yung wiring, pagka naglihab yan, dire-diretso na yan. So, mangyayari niyan, pagka nagkaroon ng investigasyon, kayo ang huling gumalaw, kayo ang hahanapin. So, ingat lang. So, sinasabi ko sa inyo, sa wiring, susundan nyo lang yung wiring line na yan. Isa-isa, kung saan siya papunta. Okay? Ganun lang ang pagbabasa niyan.
So pagka ganito, yan, tulad nun sa kanina, hanapin nyo doon sa diagram na yan. So yan ang makikita nyo talaga. So meron na siyang electronic board. Meron na siyang conductor. May capacitor. So yan, may capacitor, may conductor, may electronic boards. Ayan. So sa kapas sa electronic board yan, may makikita na kayo dyan, mga resistor, diode, capacitor, meron siyang itong box na to, itong itim. So yan ang makikita na ninyo. So yan yung nilalaman ng outdoor na iba. So ito nakikita nyo, ito yung outdoor ng Goodman. Square po siya na malaki. So makakita kayo nito sa Pilipinas. Oras na pumasok kayo sa Ayala Homes, tapos yan eh, nakapaglingkod kayo sa mga bahay ng mga ambassador. Kasi sila kasi, hindi kasi sila, pag kayong mga ambassador, pag sinabi nilang ganitong aircon ang gusto nila, yun ang dapat masunod. Yun po talaga. Kasi minsan may mga ambassador na o yung mga kliyente, ang mga foreigner, yung ibang aircon dito sa Pilipinas, ayaw nila nun. Ang gusto nila, yung aircon nila na produkto nila dun sa kanilang bansa. Kaya minsan pinapadala pa rito yun. Tapos yan eh, i-install. I-install dito yun. I-install dun sa bahay na inupahan nila sa loob. Pero yung inupahan nilang bahay, talagang yun talaga yun. Pinapaupahan yun eh. Kasi paibay ba kasi ang ano ng ambassador eh. So, yun po. So, iba naman yun sa mga kliyente na tulad din natin mga Pinoy. Yung mga ano, so, mga split type, mga package type. So, ito package type din to. Yan, good mo na yan. Package type din yan. At saka, mas madali siyang linisin. Tutusin, mas maganda siyang linisin. Madali kasi pag bukas mo, andun na lahat eh. Linis ka na lang ng linis eh. I-spray mo na lang siya. Nilinisin mo na lang siya tapos tatakutin mo yung mga dumi na nandun sa loob eh. Yung mga dahon-dahon, kung anong mga meron doon. Yun. So, ito yung sinasabi ko. Na yung specs, sticker, ng diagram. So, yan po siya. Yan, room temperature sensor. Yan. CN2, meron CN3, room temperature sensor din. So, ito po yung nandun sa loob, pagkatinanggal po ninyo yun. So, yan po yung makikita po ninyo na dapat yun ang sundin. Yung mga linya na yan, yan po yung mga wire. Pero itong linya na to, na box na yan, hindi po yan wire. Okay? Bago tayo magpilosopuhan. Kasi mayroon kasi mga pilosopo tayo sa atin. Eh. Hindi po ba? So, hindi po yan wire. Isipin nyo na lang po yan, ha? Na hindi po yan wire itong box na to. Yan, yung box na yan, hindi po yan wire. Yan, yung mga box na yan, hindi po yan wire. Itong bilog, hindi po yan wire. Sabihin nyo, yung sinabi kong sundin nyo lang yung mga linya na yan, eh paano yung bilog? Lines din yan. O, ibig sabihin, wire din yan. Piloso, potasyo na to, eh. So, wag ganun, ha? So, yan, susundan nyo lang yung mga wiring na yan pagka nagwa-wiring diagram po kayo dyan. So, sa susunod, may tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-check ng resistance ng wire ng motor saka ng compressor. Yung nakaraan, dun sa mga video ko, itinuro ko kung paano mag-check ng resistance ng compressor, pero as in topic lang. Wala yun actual dun. Topic lang yun. Kasi yung iba kasi, alam na nila. So, dahil ang baguhan kayo, ibubukod natin yun, yung bawat pag-check ng bawat materials ng air conditioning. Yung mga nandun sa loob. Gagawin natin yan. So, yan po. So, yan, yung meron tayong motor 1. So, bawat ano yan, may mga linya yan. Yung mga linya na yan, yan yung mga wiring. So, sundan nyo lang sila. Sundan nyo lang. Kasi itong box na to, ayan po yung board. Board po yan. Ito yun, transformer, naka-attach yan doon. Makikita nyo yan doon. Pagka nakita nyo to, titigan nyo lang ng maigi yung
yung perspective na nakikita ninyo talaga doon sa loob ng unit. So, yun lang po ang ano niyan. So, sinisimplihan ko na lang yung paliwanag. Wala tayo rito ng scientific explanation kung paano. Kasi technician kayo eh. Hindi naman kayo, ano eh, kailangan na matuto ng engineering. So, kung gusto nyong maging engineer, mag-aral kayo. Tulad ko rin, nag-aral din ako sa engineering. Pero ang ginagawa ko is yung mapaliwanag lang ba ng maliwanag sa inyo kung ano yung dapat gawin. Okay? So, ibig sabihin din, kung papaliwanag ko sa engineering tong compressor, ipapaliwanag ko pa yan ng malaliman. So, kung paano gumagana ang compressor, paano ginagawa. May dumaan, may airplano. So, ganun bang gusto bang mangyari? Engineering type pa. So, ito, simple na lang to. Itong box na to, ito yung board. Nakatas dyan yung, ano, yung compressor. Nakatas dyan yung mga, ano na yan, yung mga nakalagay na yan. Yan, yung display board. May clipping yan. Ikiklip lang yan dyan. Diba? Yun lang naman tayo eh. Wala na tayo yung paligoy-ligoy pa. Simplihan na lang natin ito. Para hindi naman tayo yun, ano, yun, kasi pagka nilaliman pa natin ang explanation dyan, o pagtuturo dyan, maaari pa kayong magkamali at masisi pa ninyo ito. Diba? Hirap yun eh. Mahirap yun. So, sa eskwelahan na lang natin ipaliwanag lahat ng yun. Kasi nandun yung whiteboard. Mas maganda yun sa eskwelahan. Pero kahit sa eskwelahan din eh, pagka nagtuturo rin ako eh, sinisimplihan ko na lang para mas maganda, mas madaling maunawaan. Okay? So, ito yung isa, Hitachi. Ito yung sticker ng wiring diagram. Ito yung specs, nakalagay yan dyan. Yan yung specs niya. So, yan yung mga symbols. So, medyo malabo kasi medyo maliit lang kasi yun ani. Yung sticker na to eh. So, meron tayong plug dyan. Yan. Same lahat-lahat lang yan. Pero iba-iba ang kanilang wiring diagram. Iba-iba. Iba yung wiring diagram ng window type, speed type, mga industrial air conditioning, iba-iba rin yan. Refrigerator, iba rin. Iba pa rin yun. Iba-iba yan. So, pagbabasa, basat. Ang gagawin nyo lang, sundan nyo lang yung mga linyang yan. Isang linya, isang wire. Isang linya, isang wire yan. Yan, tulad nito, yan. So, yan, resistor. Yan, compressor. So, isang linya, isang wire yan. Pagka nakakita kayo ng bilog na to, itong bilog na to, ibig sabihin yan, connected. Connected yan. Nakabuhol o kaya eh, nasa isang taklit lang sila. So, connected yan. So, ito, pagka yan nakahiwalay, ibig sabihin yan, ito, magnetic conductor na to. Yan, conductor na to. Normally, open ito. Tama? May conductor. Akala nyo, yung sisik, kapasitor, conductor. Conductor yan, line 1, 2, and 3. Conductor na siya. Normally open yan. Yan ang ibig sabihin niya na normally open. So, ingat lang po tayo sa pagbabasa ng mga symbols. Tulad nito. Yan, no? May conductor na siya. Meron siya, ito. Yan. Terminal 1, 2, 3. Line 1, 2, 3. L, as in L, line 1, 2, 3. T is terminal. So, yung gitna, conductor yan. Itong box na to, yan ang conductor. Kasi ito naman yung low pressure switch. Ayan ang ano niya. Ito yung symbols niya. Pressure switch, dalawa. Isang low, isang high. So ito, sample na lang. Sa dalawang pressure switch na yan, ito, isang wire yan. Pero itong nasa gitna na yan, ayan yung connected. Yung pinagbuhol. Connection yan. So, dalawang wire yan. Mula rito, isang wire. Kasi isang wire dito, i-connect mo yan. Ganun ang pagbasa. Kasi pagdating dito sa kabila, high pressure switch itong kabila, isang wire yan. Isang wire uli, papunta ng anti-shock. Kabit dun. Mula rin sa anti-shock,
isa rito, isang wire dito sa gitna, not connected, yan, papunta naman doon sa yellow, to yellow naman yan, punta naman yan dito, so yan, naiintindihan mo ba? So ito mga malalaki to, ito wire din yan, mula rito sa, kaano to, sa terminal na to, isang wire pa rin yan, papunta naman yan doon, ito yung block, papunta naman doon sa, ano to, compressor. Ito ang symbols ng compressor, yung CHR, ayan po yung common, starting sa running. Ayan po siya. Ito po yung symbols niya. Ito na kasi outdoor na to eh, yung bahagi na to. So ito yun, pan. Yung pan niya. So ayan po. So ito yun sa buong outdoor ng air conditioning. So iba pa to. So ayan. Ayan po siya. Ito yan. Ayan. Itong dalawang to na pressure switch. Ayan. So ayan. Yan ito naman, ito. So, yan po siya. Three-phase. So, pag sinabi three-phase, 1, 2, 3. Pag sinabi single-phase, 1, 2 lang. Okay? So, outdoor section lang ito. Kasi yung indoor, madali na yun. Kasi electronics na yun, nandun sa loob eh. Nandun sa loob. Electronics yun. Electronic device na yun. Okay? Yung sa outdoor, ayan, meron tayong conductor na. So, normally open. Lahat sila. Pagka nag-ignite siya, saka siya mag-close, didikit. So, ito yung conductor niya. Ito yung bilog. So, eh, yan mo lang yan. Ayan, kung may inyong makikita, ayan yung wire para sa ignition. Yan mismo. Okay, so next page tayo. How to follow the AC lines for proper connection step by step. Sabi ko na. Sabi ko na nasabi tungkol dyan. So, ito yung makikita ninyong picture. So, meron tayong capacitor. Ito yung conductor. So, ito yung connecting. Pagkakapos, ito makikita ninyo. Minsan pag kaya nasira, ang ginagawa itong dalang mga wire na to, pinagdudugtong na lang. Pagka nasira, ganyan kagaling ang mga technician na Pilipino eh. Kaya marami nakakapag-abroad eh kasi marunong gumawa ng paraan. Okay? So, meron tayong capacitor, dalawa, sa conductor. So, ito na. So, what happen if you cannot? What happen if you connect the wrong wires? So, ito yun ano, yung mga tanong. Meron tayong tatlong tanong dito. Question mark yun eh. Ano mangyayari pagka nagkamali ka ng wiring? Air conditioning. But here the cuts. Ito yun ano dyan. If you connect the circuit wire to the wrong terminal and an AC, the AC will stay work but the polarity will be backward. Yung pan, aring umikot ng pabaliktad. O kaya yung compressor. Di mo malalaman yun. Actually, malalaman mo yung aircon pagka bumaliktad siya ng ikot. Yun ingay. Kaya pagka-technician ka, kailangan buo yung pandinig mo eh. Tapos yan eh, okay yung paningin mo. Matalas yung pang-amoy mo. Lalo na pagka nakakagawa ng preon. Pero wag mong sisingutin yung preon, ha? Okay? So sa pagka nagkamali ka ng wiring, mangyayari babalik, makikita mo siyempre sa pan pagka mali yung wiring mo, yung wiring baliktad yung ikot. So wag mong idire-diretso. Pagka nakita mo nang bumaliktad yung ikot, patayin mo agad. Lalo na yung compressor, pagka narinig mong medyo nagwawala, patayin mo agad. Mali ang wiring mo nun. Kasi pagka dinire-diretso mo yan, ang mangyayari, especially sa compressor, pag
ka nagkamali ka ng wiring sa compressor, ang pinaka-worst na mangyayari dyan, maaaring pumutok yung loob ng compressor. O kaya, kung ang premium mo pa ay flammable, tapos yung mahina pa yung pagkakahinang mo sa mga coil pipe, yung mga copper pipe, tutok yun, kasama ka. Hindi ako sana nanakot. So kaya pagka mag-wiring kayo, siguraduhin nyo na tama ang wiring ninyo at sumusunod kayo sa wiring diagram na nakapaskil doon mismo sa unit. Huwag kang manghuhula. Eh lalo na, ito pa ang isa. Isa meron kami nakikita ng mga air conditioning unit na wala nang sticker ng diagram. Kasi alam kasi nila, maaaring yung susunod na gagawa, eh hindi nakapag-aral, so todas. So, ano mangyayari? Patay. Tapos yan, nilinis mo, tinanggal mo yung mga wiring, hindi mo naman alam kung paano mo ibabalik. Samantalang kami na, may style pa nun. Wala pang cellphone nun. Ang style namin nun, kailangan may dala kami palaging masking tape, yung paper tape. Itinan namin kung saan namin tatanggalin, lalagyan namin ng code yun. Kung ano yung nakalagay na number dun sa rotary switch, yun ang ilalagay namin. Eh ngayon may cellphone na. Anong trabaho ng cellphone kung hindi mo man lang gagamitin? Lalo sa mga baguhan. Yung mga hindi nag-aral, bigla na lang laging aircon tech, baguhan. Tapos yan, naglinis ng aircon. May cellphone ka naman, hindi mo pa ginamit. Tinanggal mo yung mga wiring, o ngayon, anong mangyayari? Nga. Tapos yan eh, wala pa yung sticker ng diagram dun sa unit. O, edi lalo kang umanga. Anong mangyayari? Tawag ka ngayon dun sa kilala mo. Kuya, pwede patulong kasi tinanggal ko yung mga wiring. Hindi ko alam kung paano ibalik eh. O. Diba? So, ito yung pamamaraan na para makaiwas ka sa maling wiring. Maari siyang gumana, pero magkukuroon siya ng problema. May maririnig kang mga problema. Madidinig mo yon, may makikita ka, baliktad yung ikot. Tapos yung compressor, nagwawala. Tapos yan yung breaker, pag tinaas mo, kumikislap agad. Palakas yung kislap. Ibig sabihin nun, mali ang wiring. Kasi kasi yan yung mga napapansin ko pagka nagkatrabaho kami sa air conditioning. Minsan, nagkakamali kami ng wiring. Pagka itataas namin yung breaker, biglang ang lakas ng slap. Ibig sabihin nun, mali yung wiring nun. Baba mo ka agad. Tingnan mo ngayon kung saan ka nagkamali. Yun yung mga palatandaan. Ang palatandaan nun, garalgal yung compressor, baliktad ang ikot nun. Tapos yan, yung fan, baliktad yung ikot. Makikita mo ka agad. Kasi samantalang compressor, kailangan pakinggan mo yun eh. Kung bago mo siya ayusin o linisin, pakinggan mo muna yung compressor kung tama yung tunog. Pagka medyo tahimik siya ng konti, okay, sige. Pag tinanggal mo yung mga wiring, binalik mo. Tapos yan eh, napakinggan mo yung compressor, maingay. Mali ang wiring mo nun. Saka yung isa pa, pagka tinaas mo yung breaker, kumislap ng malakas, ibig sabihin nun, mali ang wiring din nun. Yun yung mga pamamaraan na dapat niyong malaman. Dapat ninyong intindihin at dapat ninyong obserbahan sa araw-araw. Inibigyan ko na kayo ng tip. Hindi lang kayo aasa dun sa mga gamit ng tester o kung ano. Umasa din kayo sa kakayahan ng inyong tenga, mata at ilong. Hindi lang tester, umasa rin kayo sa kakayahan ng inyong isip. Hindi lang basta tester, ang tester kaya mong ano yun yung pakaya mong basahin. Pero yung pakiramdam, yung pandinig, yan ang importante pa. Yan ang kauna-unahang importante. Nasabi nila, pinaka-importante yung gamit sa technician is tester. Pangalawa yan. Sa akin, pangalawa yan. Ang importante yung gamit ng technician yung pandinig, mata at ilong, yung pandama, bago ang tester. Ang tester, magagamit mo yan pagka yung pano, yung compressor, i-test rin mo kung shorted siya o busted. Hindi mo naman machecheck yun ng dalawang kamay mo lang. I-test rin mo ng dalawang kamay mo yung common starting running ng daliri. Tapos yan, ilalabas sa mata mo na good.
O, di ba? Ang sinasabi ko, yung pantinig mo rin sa kompreso, kung tama yung rotate niya, kung maingay ba siya, o tahimik ng konti. Yung mata, titingnan mo yung diagram, kung tama yung binabasa mong diagram doon sa ginagawa mo. Ang tester ba, kaya ba magbasa ng diagram? Kaya ba makapandinig ng kompresor nun? Kung mali yung ikot, ikaw mismo. Ikaw ang makakarinig, ikaw ang makakakita. Ang tester, checkin mo lang yun, yung materials ng air conditioning, kung good pa o hindi. Okay? Ayan nga, AC will be still work and the polarity will be backward. Pabaliktad. When it's happened, a pan motor, for example, will have each motor pan sleeve energized redundant a little tap inside in socket. May konting ano, pumupok. Malakas. O kaya doon sa breaker, pagtas mo, biglang may kumikislap. Mali yung wiring. Mali yun. So, next slide tayo. Isa pang problema. What happen if you wire live in not neutral room? Yung live in neutral room, nakabaliktad. So, anong mangyari? If you are sweep, nabaliktad, the live in neutral wire, then even with the switch off all of the wire and load inside the appliances, mga appliances tulad ng air conditioning, are energized, so it much easier to get shock. To get shock. If it wire currently, then the screw will be on the neutral side, so safe of you accidentally touch. So, okay lang. Okay lang naman magkabaliktad yun. Ano. Pero ang mas maganda doon, para maiwasan mo yung pagbabaliktad, pagkabaliktad, sundan mo na lang yung wiring mula doon sa outdoor, mula rin sa indoor, papuntang outdoor. O kaya, gumawa ka ng code. Lagyan mo ng tape doon, tapos yung tape dito sa kabila, kung ano siya. Same code. Halimbawa, L1. Tapos yan, isang wire, L1 yun. Magkabilang dulo, may tape, L1, L1. Kabilang dulo yun ang wire, tapos ang papunta rin, isa naman, L2, L2. Doon muli. Ganun lang naman. Ganun lang ginagawa ng iba. So, sa mga baguhan, ganun ang gawin ninyo para maiwasan nyo yun pagkakabaliktad ng live doon sa neutral. Kasi minsan, pagka nagkabaliktad sila, okay lang. Pero meron kang mapapansin na parang mabagal yung rotation ng pan. Lalo na yung compressor, mabagal siyang gumana. Mapapansin mo siya eh. Kaya sabi ko sa inyo, ang magandang tester ay ang inyong buhay, kaya pangalagaan nyo yan. Yung buhay ninyo, ayan ang number one na tester ng isang technician, ang sarili mo. Hindi yung tester mismo. Yung iba sinasabi, tester daw eh. Pero may foreigner, may hapon akong kaibigan, yan ang sinabi sa akin. Yung tinanong niya ako, Mr. Tane, tawag sa akin eh, San Marino, kasi turing sa akin anak. San Marino raw. Eh, yun, may San Marino na natitinda sa tindahan, kaya medyo, ano ko. So, sabi saan, ano ba ang pinakamabisang tester ng isang technician? Sinabi ko sa kanya, kamali ako. Sabi ko, sir, this tester. No. Sabi sa akin, no. Hindi. The number one tester of technician is you. Yourself. Nung ko nakuha, oh nga pala, pandinig, pang-amoy, saka paningin, lalo na iisip. So, kasi ang tester kasi, tulad ng sabi ko, ang tester, sinya-check niya lang yung mga parts ng unit. Pero tayo, makikita na natin, maririnig natin, maamoy natin kung may leak. Mapapansin na natin kaagad kung saan. Lalo na yung isip natin. Siyempre, tinitest mo siya. Ah, ito.
Tapos yan, madidinig mo yung unit, yung compressor, ay garalgal, baka mali ang wiring, baka baliktad ang ikot ng compressor. Kasi makikita natin yung pan, baliktad din. Di ba? So, next. Can reverse polarity cause a fire? Opo. Pagka nagkamali ang polarity niyan. Which, what's out? Reverse polarity and non-electrical air conditioning and refrigeration is dangerous. Delikado. If you accidentally reverse this wire and device you plug in to the AC may work, but it is unsafe and risk and short circuit, shock, or fire. Tulad na sabi ko na kanina pa. Delikado. Pag kayo nagdire-diretso, swerte mo kung hindi sumabog. Malas mo kasi magbabayad ka. Pinaayos sa'yo para bayaran ka. Hindi sa'yo pinaayos yan para sirain mo. Tapos yan isisisi mo sa iba. Huwag ganun. Ha? So, technician ka, may karapatan kang ayusin yung unit, ituring mong sa'yo. Kahit binabayaran ka, ituring mong sa'yo yan. Ganun ang isang pagiging technician, ng aircon technician, o kahit anong klaseng technician man yan, ituring mong sa'yo para hindi ka nasisira sa mga ginagawa mo. Yan lang ang masasabi ko bilang isang trainer ninyo o isang kuya o isang ama sa technician na rin. Kasi tinuturing na rin akong ama na rin ng iba ng mga estudyante ko kasi minsan pag kami problema sila, sa akin sila lumalapit kung ano yung dapat gawin. So, yan lang po ang mabibigay ko sa inyong advice. Ituring ninyong inyo yung ginagawa ninyo para walang nadidisgrasya. Pero actually, wala pa naman Pinoy na nadidisgrasya ng malaki. Maring meron, mga nahuhulog lang sa hagdan, ganyan, madulas yung hagdan. Yan. O kaya, nabubugahan ng preyon pagka naglo-load. Ayan, isa yan. Sabi sa inyo, mag-mask kayo at maglagay kayo ng goggles. Okay? So, yan. So, yung nasasabugan, medyo wala pa ako nalalaman. Sa ibang bansa pa lang, nakakaalam na tayo kung sino-sino yung mga, kung anong bansa yun. So, tayo, laging nag-iingat. Okay, sige. So, yan lang. So, yung next dito, yan na. Wiring setup in air conditioning unit. So, ito na yung hinihintay ninyo. And what you will learn from how to wire in air conditioning for control. So, ito na yun. So, ito po siya. So, umpisa natin. So, two wires for single phase with ground single capacitor. So, ito po. So, itong mga wiring na to, dapat nyo intindihin to. Okay? Para maiwasan natin yung pagkasunog o explosion. Diba? Yung mga wiring connection. Kailangan, pagka ibabalik natin, siguraduhin natin na masikip yung mga terminal clip niya. Siguraduhin natin yan. So, ito yung single. So, ayan po. Evaporator, power plug. Ito yun. Evaporator, power plug. Wiring for indoor to outdoor unit. Yan, yung wiring na yan. So, ito po siya. So, plug. Ito yung air conditioning na nakikita natin minsan sa loob ng bahay na nakaplug dun sa loob. Pero wala siyang breaker sa labas. So, itong taas na to, ito yung para dun sa indoor. Ito naman yung para dun sa outdoor. So, yung green, ito yung brown. So, ito yun, live. Ito yun, neutral. So, minsan yung neutral nasa gitna. Tapos yan yung live na dun sa dulo. So, may iba-iba eh. Iba-iba yung connecting ano niya, locks niya. Iba-iba. Iba-iba yung mga ganito niya. Next. So, ito yun, indoor.
So, ito yung indoor. So, ito yung outdoor. So, sa indoor, ito yung plug niya. Kung yung napapansin, ito po ay Spanish. Spanish. So, connect. So, ito yung ano? Sensor temperature. Ito siya. So, connector sensor temperature. Diyan siya ipa-plug. So, rectifier. Ito yan. Relay. Potential. Ito po siya. AC line. So, yung AC line, ito yung plug. Unitim. Papunta yan dito sa AC line. Tapos yan yung isa. Yung green, papunta siya rito sa ground. At yung gray, papunta naman siya rito sa AC. Neutral. Punta rito sa rectifier. So, ito po yung sensor temperature. Ambed. So, display. Ito siya. Tapos yan, ito naman yung connecting control, motor evaporator, yung fan. Ito naman siya. Ito yung connector motor. Yung para dun sa vents. Vents niya yung nag-up and down. Motor. Sa motor ano niya. Vents niya. So, yan po yun. Connecting niya. Tapos yan yung gray. Mula rin sa gray, yung blue. Papunta na siya sa neutral. Tapos yan yung line 1. Papunta naman siya rin sa relay. Potential. So, mula rin sa ano, sa outdoor, ito, outdoor, galing doon, punta naman tayo rin sa outdoor. Ito, indoor to eh. Ito naman papuntang outdoor. Ito, indoor. Outdoor, indoor. So, ito yung indoor. So, ito yung outdoor pala. Outdoor, sorry. Ito yung indoor yung baba. Ito yung outdoor yung taas. So, dalawang wire lang yan. Ito yung single. So, yung orange, papunta siya rin sa common. Kasi yung blue, papunta naman siya rin sa common ng capacitor. Ito yung single single capacitor. So, yun common, kung inyo makikita, apat po ang ngipin niya. Tapos yan yung kabila, apat din siya, pero meron tayong mga capacitor na dalawa yung ngipin na single capacitor na bilog. Tapos yan, ito naman, yung blue, so pumunta na siya rin sa common ng capacitor. So, babalik mula rin sa common, mag-clip ka dyan, babalik ka naman doon sa running. So, yung running, kasama siya rin sa capacitor. So, dalawa sila ron. Mula ron sa neutral, tapos yan isang running, papunta rin ng capacitor. Tapos yan yung starting, nagsosolo lang po siya dun sa kabila ng capacitor, ng ngipin. Kung yun nakikita, itong dalawang ngipin. So, nagsosolo lang yung starting dun sa isa, ng ngipin ng capacitor. Tapos yan, mula ron sa capacitor ng common, papunta naman siya ron sa maglalagay ka ngayon ng wire, papunta naman dun sa capacitor pan. Ayan, capacitor pan. Tapos yan, mula rin sa wire, ng orange wire, na galing dun sa common, magkukonekta ka dyan, papunta naman dun sa pan din ng condenser. Ng condenser ng pan. Tapos yan, tatlo yung pan ang wire niyan, isang blue, saka isang violet o kung ano man yung kulay niyan. So, ayan. Papunta siya rin sa capacitor. Yung blue, papunta rin sa capacitor na galing naman ng capacitor din ng compressor. Ito. Capacitor pan, yung mula rin sa pan, isang wire, papunta rin sa capacitor pan, tapos yan, magkukonekta ka pa ng isang wire, blue, papunta ka naman dun sa capacitor naman ng compressor. So, naintindihan mo ba? So, alam ko naman maintindihan ninyo kasi ayan na, naka-linya na po yan. Next. So, 3-wire with ground, single capacitor, split type. So, ayan po siya. Meron pa rin po siyang plug. So, ayan, may plug pa rin po siya. So, 3-wire. Isang ground, tatlong wire, orange, blue, and black. So, nasa gitna yung neutral line, sa
saka first line, line. So, dalawang, ano natin, bali tatlo. So, tayo rito. So, balik naman tayo ron sa indoor. Kung asan yung electronic board. So, ganun pa rin. Mula ron sa plug, ni team, papunta siya ron sa relay, potential. Tapos yan yung green, mula ron sa ground ng electronic board. Tapos yan yung gray, papunta rin dun sa electronic board ng AC, neutral. Tapos yan isa pang green, yung green dito, papunta naman siya ron sa kabila. Terminal, itong ano na to, itong box na to. Tapos yan blue, papunta siya neutral. Tapos yan orange, papunta naman dito sa relay, galing relay. Papunta naman siya ron sa line. Tapos yan yung black, papunta siya ron sa relay 2. So, ito yung board ng 3 wires. Then, same pa rin. Meron pa rin tayong sensor temperature ng bed, tapos siya may display. May ventilator tayo, yun ano, tapan. Para dun sa evaporator, meron din tayong motor para dun sa swing. So, yun pa rin. So, sundan nyo lang mga wiring. Hindi po kayo maliligaw. So, rectifier, nakadugtong puro sa ron sa relay potential 1, saka yung relay 2, nakadugtong rin siya doon. So, sundan nyo lang yan. So, itong wire na to, galing na po ito ng, galing na ito ron sa ano, sa indoor. So, dito tayo sa outdoor. Outdoor na. So, same pa rin siya. Same pa din siya. Ayan pa din, ayan. Ang nabago lang, itong pan, yung itim, papunta na siya ron sa 1. Yun 1. Oops, yun 1. Ayun. Ito. Ito mismo. Ayan. O yun na. Hindi tulad kanina, iba yung pinuntahan nito. May ano pa. Galing doon sa ano, sa compressor. So, mula ron sa pan ng condenser, blue, papuntang capacitor, dun sa unang ngipin, tapos yan, pagpunta ka ng gulay, papunta naman dun sa capacitor ng compressor. So, tapos yan, mula ron sa capacitor ng compressor, maglagay ka ng wire, papunta naman dun sa compressor ng running. Tapos yung orange naman, line 1. So yung blue, ito yung neutral ha. Ito yung blue, neutral. Tapos yung orange, line 1, papunta naman siya ron sa common. So yun lang siya. Tapos yan, isa pang wire mula ron sa starting, papunta ka naman ng capacitor dun sa Hermes. Ito Hermes ito eh. Yung isa, nagsosolo, Hermes yan. As in sa, para sa compressor. So, ito, ang kabila naman yan yung common. Common and Hermes. So, wala siyang pan. Hindi pa siya kasi dual. So, yung pan, pan capacitor, ito yan. Ito yung pan capacitor. Capacitor di Ben. Condensador. O, Spanish. Capacitor di Ben. Consintador. O, ventilador. Tapos yan yung violet. Galing dun sa pan ng condenser, papunta naman siya ron sa nagsosolo ng ngipin ng capacitor. So, yung capacitor, common, saka pan. Yung ngipin na isang capacitor, yan po yung common. Yung kabilang ngipin naman po ng capacitor ng pan, yan pa naman po yung pan. So, hindi pa siya dual. Pagka dual, mawawala na ito, sasama siya rito sa kabila. So, split type, feed breaker, single capacitor, 3 wires with ground. So, ito na yung meron ng ano, breaker sa labas na. So, yung kanina, plug-in. Yung sa loob ng bahay, di saksak. So, mas maganda yata yun, you know, yung mga ganon. Pero nilalagyan pa rin ng ano, ng breaker. So, ito siya. So, outdoor, indoor, saka outdoor,
So, meron tayong breaker. So, ayan, meron tayong breaker. Asya niya ito na yun. So, mula rin sa breaker, mula rin sa breaker, ito siya. Yung blue, papunta siya rin sa neutral. Ito yung makikita natin dun sa, dito, itong nakatakip na to. Ito nakatakip na to. Makikita natin itong mga connector blocks na to. So, yung blue, so coding. So, yung blue, papuntang neutral. Yung green, papunta ng ground. Yung orange, papunta ng line. Tapos yan, mula rin sa line, ito, yung orange, papuntang breaker. Yung blue, papunta rin breaker. Yung green, talagang ground. Tapos yan, yung task niyan, power source na yan. Galing na yan doon sa linya, sa electrical. Tapos yan, itong baba, ito na yung papunta naman ng indoor. So yung outdoor, mamaya-maya, dito yan sa taas. Papunta yan doon. Ito sa outdoor. Indoor to indoor. Ito naman yung taas, outdoor. So, ito po siya. So, meron pa rin. So, meron pa rin siya. So, ayan po. 3 wire, isang ground. So, 4 na wire. So, ito yun. So, wala siyang plug. So, yun. Nalimutan ko lang tanggalin yung plug. Pero wala na siyang plug. So, ayan po siya. So, same. Ground, papunta ng ground. Green. Tapos yan yung L1, as in line, yung orange, papunta naman siya noon. Easy line sa relay. Relay potential. Tapos yan yung blue, papunta siya ng AC, neutral, papunta ng rectifier. Tapos yan yung black, papunta siya roon sa kabila ng tornilyo ng relay. Potential. So, yan po siya. Yan. So, ito yun sa baba. Papunta naman yan ng outdoor. So, sa outdoor tayo. So, yan. Ayan pa lang ang outdoor. So, meron tayong conductor. Meron tayong fan para dun sa condenser. Meron tayong capacitor. Puro single yan, ha? Single capacitor. Meron tayong capacitor para sa compressor. May compressor tayo. Meron tayong terminal block. So, meron tayong line, one, neutral line sa ground. So, ito na yung linya niya. Yan line niya. So, sundan nyo lang yung mga line na yan. May tayong conductor. So, conductor. 1A. Saka, A1, A2. Ito yung coil na tinatawag. Itong A1 saka A2, ito yung coil. Yung coil niya yung nakaikot niya na, na magnetic wire na maliit, yung manipis. Meron siyang special na insulator kaya hindi yan nasusunog. So pagka yan in-ignite ng kuryente, magdidikit yan. May didikit yun. Gagawa siya ng magnet. Meron siyang nasa gitna. May nasa gitna siya. Gagawa siya ng magnet. So, line 1. Itong 1. Ito yung ignition. Line 1. Papunta siya rin sa conductor. Tapos yan, neutral. Papunta siya rito sa taas. Terminal. Tapos yan, isa pang wire. Papunta rito sa taas. Tapos yan, yung line. Papunta rin dito sa taas. Yung dalawang ngipin na yon ng conductor. Kasi yung dalawa, ito na siya. So ito, galing na ito ng breaker. Papunta na ng breaker to. Yung kanina na nakita na ninyo. Kasi yung blue, mula rin sa conductor, lumabas. Papunta siya ng capacitor ng compressor. Tapos yung orange, papunta naman siya ng compressor. Ng common. Tapos yan yung starting ng compressor, papunta naman siya dun sa terms ng capacitor ng compressor. Tapos yan, mag-add ka ng wire. Mag-add ka ng wire mula rin sa pan. Pwede mo naman itong itiretso dito sa conductor, sa orange. Pwede rin yan. O kaya,
ano mo na lang, idikit mo na lang o splicing mo na lang, pwede rin naman 'yon. Pero kung kaya naman siyang ilagay dito sa connector na 'to ng conductor, ilagay mo na mula rin sa pan, yung orange. Tapos 'yan, mula rin sa pan, yung blue papunta ng capacitor. Tapos mula sa capacitor papunta na maglalagay ka ng wire. Wire papunta naman dun sa capacitor ng compressor. Tapos yan yung violet, papunta naman siya rin sa pan ng capacitor. Nagsosolo lang siya. Okay, kaya dalawa yung ngipin ng capacitor. Kasi yung isa kasi, nagsosolo siya lang sunod sa kabila. Yung kabila naman, eh dalawa yung wire na ilalagay mo dun para mag-ignite siya, mag-power, magkaroon siya ng power. Kaya tapos yan ito, papunta na siya rin sa breaker. Mula rito sa terminal, terminal block, papunta naman siya rin sa breaker kanina. Nauna lang. Okay? So yun, pakita natin ha. Ayan. Ito na yun. Ito siya. Papunta na siya rin sa breaker. So, naintindihan mo ba? Okay. So, dual capacitor, outdoor. May breaker na. So, wala na yung isa kasi yun indoor, same lang naman. So, ito, dual na to. So, kung ninyo napapansin, meron tayong pan. Pan para dun sa condenser. May conductor. May capacitor. May compressor. May capacitor. Ito yung dual. Capacitor dual. Kasi meron tayong terminal back ulit. Then, ito na. Lagyan na natin ng wiring. Agad. Yan na. So, kung ninyo napapansin, wala na yung pan capacitor kasi dual na yung gagamitin natin. Ando na yung pan. So, mula rin sa L, as in line, papunta na naman siya dun sa conductor sa taas. Yung ngipin dun, yung connector. Tapos yun yung blue, yung neutral, papunta rin siya dun sa ngipin. Yung conductor. Tapos yan, mag-add ka ng wire. Mula dun sa conductor sa taas, mag-add ka ng wire, papunta ng A2 sa conductor, yung coil, tapos yan yung 1, in 1 mismo, papunta rin siya dun sa coil ng A1. Yung A1 niya, A1. Saan mula lang sa baba, yung dalawang ipin, umpisa natin dito sa orange, si orange to orange, yung orange, papunta naman siya dun sa common ng compressor. Tapos yan yung blue, papunta naman siya ron sa capacitor ng common. Common capacitor. Tapos yan mula ron sa common capacitor, lalagay ka ng wire, papunta naman dun sa running ng compressor. So meron na yung common saka running, may wire na. So yung starting, lalagay mo rin siya ng wire, papunta naman dun sa HERMS. Ayan yung compressor. HERMS. Compressor yan na yung HERMS. Compressor. Yan na. Tapos yan, doon naman tayo sa pan ng condenser. Yung orange, papunta naman siya doon sa orange ng conductor o ng compressor. Pero itong orange na to ng pan, pwede mo na siyang i-connecta doon sa conductor. Kasi yung blue ng pan, ng condenser, papunta naman siya doon sa common ng capacitor ng compressor. Okay? Yung blue papunta siya ng common ng common ng capacitor ng compressor. Kasi dual na 'to eh. Tapos yan yung violet papunta din siya doon sa pan ng capacitor ng compressor din. So tatlo na kasi siya dual, kaya tinatawag siyang dual. Nandiyan na yung pan, firm sa common. So wala na yung mismong capacitor ng pan ng condenser. So nasundan mo ba? Okay. Nasundan, okay naman. Okay naman mo talaga. So, yun lang. So, sana nasundan. Ano? Okay. So, ito naman yung isa. Yung pa din. Kaya lang, may kasama na siyang pan relay. So, nadagdagan na siya. Ang capacitor natin ng compressor, eh, dual pa rin. So, ito, may mga wiring na. So ito, mula rin sa line 1, saan natin sa line 1, sa itim,
papunta siya ng fan relay. Ito yung 4 pins, kung tawagin. Apat ang pins niya. Yan. So, papunta siya rin sa isa. Yung yun nakikita kung inyong naninag, yung 4 pins na yan, kaya ito yun ano, yung diagram niya, yung symbols, ayan. Yung kabila, magkadugtong. Ito, magkadugtong. Magkadugtong siya. Kasi kung paano mo siya babasahin. So yung dalawa naman na walang dugtong, ito siya. Ayan. Ito naman siya. Mula dito sa itim, itim, papunta ng panrelay. Tapos yung mula rin sa itim din, sa line 1, papunta siya ng coil ng conductor. Coil A1 ng conductor. Siya mula rin ito sa may blue, neutral, neutral naman tayo, neutral, kulay blue, papunta rin sa conductor. Tapos siya sa taas, ha? Isang conductor, papunta ng coil ng A2. Yan siya, coil ng A2. Tapos yan, mula ron sa coil ng A2, papunta naman siya doon sa pan relay ng pins, number 2. Tapos yan, isa pang wire, papunta naman ng motor pan na kulay blue. Motor pan naman. Nasusundan ba? Alam ko nasusundan nyo kasi may mga linya na. So, orange. Orange line. Papunta naman siya, yung line ng orange, papunta siya rin sa conductor. Kasi isa pang wire na orange. Isa pang wire ng orange, papunta naman siya dun sa panrelay. Yung sa ikatlong ngipin. Tapos yan yung ikaapat na ngipin. Maglalagay ka ng wire na orange, papunta naman ng pan motor. Yan, pan motor. Ito, pan motor. Ayan na. Okay na. Dito na tayo sa baba ng conductor. So, conductor. Sa baba, orange. Papunta naman siya ng common, ng compressor. Tapos yan, isa pang ngipin ng conductor sa baba, kulay blue. Papunta naman siya dun sa common ng capacitor. Iba yung common ng compressor, ha? Iba yung common ng capacitor na sinasabi ko. Ito yung capacitor. Ito yung capacitor, ito yung compressor. So, pagkatapos ng capacitor sa common, maglalagay ka ng wire dun sa common ng capacitor, papunta ka naman ng compressor sa running. R, running. Tapos yan, isa pang wire na kulay pula, dun para sa starting. Kasi kung tutusin, ng mga air conditioning ay mayroong mga color code. Ang pula, siya po yung starting. Yung blue, siya po yung running. At yung common, minsan kulay orange, mas madalas dilaw. Dilaw ang wire. So mula rin sa pula ng starting, isang wire papunta rin sa herms ng capacitor. Tapos yung mula rin sa pan, isang wire ng violet papunta naman doon sa may pan ng condenser. So, nasundan nyo naman. Isa-isa yan. Medyo matagal. Isa-isa ang ginawa na natin. Hindi natin sinabay-sabay. Kasi pag sinabay-sabay natin yan, hindi nyo na maintindihan, maaari pang sumabog. So, ingat lang sa wiring. Kailangan sundan nyo lang yung mga wiring diagram, yung mga symbols doon. So, ito hindi to symbols. So, nakita nyo lang yung drawing ng totoong pan relay, conductor, compressor, sa capacitor. So, nakita nyo lang yung itsura. Pero, meron niya mga symbols, kung anong klaseng symbols siya. So, dapat pag-aralan nyo yun. Tulad na pinakita ko kanina, ang una, dun sa slide ng PowerPoint. So, ito ulit. So, ito naman 6 pins. Anim ang ngipin ng pan relay. So, paano ang wiring yan? So, next slide tayo. May mga wiring na siya. Susundan na lang natin yun. So, yan. So, same lang naman yun. Kaya lang, iba na to. So, mula rin sa itim, 1, itim, isang linya, itim, papunta ka ng
Papunta ka naman ng pan relay, kung sa unang ngipin, sa taas, yung single. Tapos yan, mula rin sa 1, punta ka naman ng isa pang wire, doon sa A1 ng conductor o doon sa coil mismo, conductor coil. Yan, yung itim na yan, buong itim na yan. So, meron kang dalawang wiring. So, neutral. Neutral naman tayo. Neutral, papunta ka naman ng papasok ka ng conductor. Lalagay mo rin sa pins. Tapos yung isa pang wire, papunta ka naman ngayon ng A1 ng coil, ng conductor. Tapos yung isa pang wire, papunta ka naman ngayon dun sa ikalawang ngipin ng pan relay. Ikalawang ngipin ng pan relay. So, yun na. So, papunta naman tayo dun sa line. L. Orange, papunta ka ng conductor. Isa pang wire mula rin sa conductor sa taas. Punta ka naman ng number 3. Ng ngipin. Ngipin ng pan relay. O yan. Tapos yan yung kabila. Yung kabila naman ng ngipin ng pan relay, papunta ka naman ng pan, motor pan ng condenser. Tapos yan yung isa, yung kulay blue, papunta ka rin ng motor pan ng condenser. So mula rin sa blue, ayan na mismo ang mga wiring niya. So yun na. So balik na tayo rito, mula rito sa pan naman. Ito naman ang unahin natin. Yung pan condenser o condensador. Ventilador di condensador. Condensador is condenser, ventilador is motor pan. Okay? So, violet, wire, papunta ka naman ng pan capacitor. Pan capacitor, ng dual. Okay? Tapos yan, mula rin sa arms, kulay pula, papunta ka naman ng starting ng compressor. Tapos yan, punta tayo rin sa running, yung kulay blue, yung R, punta ka ng C, common, ng capacitor. Kasi mula rin sa C, ng capacitor, pupunta ka naman ngayon doon sa conductor. Kasi yung kabilang ngipin naman, yung kulay orange, bababa ka ngayon, lalagay ka ng wire, papunta ka naman ng common o C, common ng compressor. So, yan po, ang wiring. Isa-isa lang. Isa-isa lang tayo. So, isa-isa lang ang wiring. So, naintindihan mo ba? Okay. So, huwag kayong mag-alala dahil ito ay recorded. So, ipupost ko pa rin to. So, next. Meron ako sa inyong ipapakita. Balita ito mula sa Australia. Ang kaganapan doon ng mga kung bakit mas laganap ang yun. May balita kasi doon na ang sunog ay ang dahilan sa air conditioning. Tungkol sa mga wiring ng air conditioning. O yung mga malfunction wiring. So ito nakita ko lang to sa YouTube kasi ito naman ang topic natin as in wiring, safety of wiring tayo talaga. So yung mapapanood ninyo ito yung mga kaganapan doon sa lugar nila tungkol sa dahilan sa air conditioning kung bakit nasusunugan sila ng mga ari-arian. So panoorin lang po natin. Now, with the southern states in a grip of a heat wave, millions of households will be turning up their air conditioners to try to get some relief. We'll have a look at that shortly. But there has been an alarming number of fires sparked by cooling units, which have destroyed homes. And today's Christina Hearn reports on what you can do to keep your home safe.
Homes destroyed, families fleeing for their lives. My husband ran out the door, yelling out at 3:30, fire, fire, fire. All these devastating blazes in Melbourne started in air conditioning units. Just last week, this home in Melbourne's southeast was burnt to the ground. The cause? A fault in the evaporating cooling unit. And the number of houses catching alight because of faulty devices is frightening. Over the last 3 years, we've responded to over 200 fires involving air conditioning units and evaporative coolers. Over the summer period, we normally get about 40 fires. What's worse is most of these fires were avoidable. The electrical componentry in the circuit board here that broke down over time and caused the compressor unit to overheat. One of the growing problems facing firefighters is the rise in high-rises. Residents are storing items around their air conditioning units on balconies, putting lives at risk. Air conditioning units operate with airflow through them, so they require space around them. Sometimes people use that space to store their materials, but what they're doing is heating up the air conditioning unit and causing it to potentially catch fire. Compounding the problem for firefighters is highly flammable cladding, which covers so many high-rise apartments like this one in Spencer Street. It means once the balcony catches fire, it can quickly spread up the outside of the building before they can put it out. Where we get fires on balconies and there's cladding involved, that can be really dangerous. Cladding on the recent Spencer Street tower showed just how quickly fire can spread from one balcony to the next. Checked over the side of my balcony and saw smoke pluming out of the side. The balcony of one floor, you could see it was really caught on fire. But there are things you can do to keep you and your family safe. Clean up items around the unit to make sure there's proper airflow. Do a visual inspection to make sure the wiring is working correctly and get it checked by a professional once a year. So every year you need to get your air conditioning checked? Our recommendation is that air conditioning units are checked every year by a licensed trade. That would be a surprise to most people that would go for years without having their air conditioning checked. Yeah, that would be a surprise, and it'd be a surprise to think that people don't even do a visual inspection of their own. It might seem inconvenient, but there could be a far higher price to pay for a faulty device. So yun, napanood nyo na ho yung pangyayari, yung balita tungkol dyan sa lugar na yon, sa bansa na yon. So sana, ang mapapahatid ko lang naman sa inyo, patuloy kayong mag-aral at patuloy kayong mag-ingat sa bawat gagawin ninyo tungkol sa air conditioning, kasi hindi ho basta-basta ito. So akala kasi ng iba, hindi na nag-aral, sumama na lang sa aircon technician, natuto, nagsarili, maring meron hindi maganda mangyari. So dapat mag-aral pa din at patuloy pa rin mag-aral. Kumari, mag-training pa rin sa mga eskwelahan tulad po ng mga accredited ng TESDA, tulad po ng eskwelahan na pinapasukan ko kung saan ako nagtatrabaho bilang isang LGU sa Mandaluyong Mabawat. So aral po kayo. Hindi ho madamot yung mga trainer tungkol sa aircon technician na gustong magtrabaho sa aircon technician. Hindi ho kami maramot. Actually, hindi naman ho kami magtatagal sa mundong to. Kailangan namin iwan kung ano ho yung mga natutunan namin. Kailangan namin ito ipamana sa mga bago na henerasyon ng technician. Kailangan mabuhay pa rin ng ano. Kasi kung hindi ho namin ito ipamimigay, kung hindi namin ituturo ito, darating ang araw, wala nang marunong na technician. Lahat na puro na sira ulo kung tutusin. Pasat, kasabihin na lang kung ano yung sira pero hindi na nag-check. Kasi pag pinagana, kaboom. So, putok, sira. Imbis na ikaw ang babayaran, ikaw ngayon magbabayad. Okay lang kung magbayad ka, paano kung kasama ka sa sumabog, edi patay ka. Kawawa ang pamilya mo. So, ito lang. So, yun lang ang training ko sa inyo, mabibigay ko sa inyong aral. So, sana may napulot kayong aral sa mga ginawa kong presentation sa inyo, sa mga baguhan, at sa mga datihan na
na hindi nakapasok sa training center. So, yun di ba, nagtatanong kung saan daw akong patrabaho kasi gusto nilang mag-enroll. So, punta lang kayo Mandaluy Manpower. Yun lang naman. Mandaluy Manpower lang. So, yun po. So, tulad na sinasabi ko, bago magtapos, bago lumabas ng bahay, magdasal. Yan ang pinakamagandang baon bago lumabas ng bahay, magdasal bilang isang tao. Kasi technician ka, yan ang magandang baon, dasal. Para pag uwi mo, o sa trabaho mo, walang masamang mangyari sa'yo, uuwi kang buo sa pamilya mo. Magtiwala ka lang palagi sa dasal. Kahit anong klaseng relihiyon ka, basta't magdasal ka lang dun sa lumika, hindi ka pababayaan. Okay? So ito ulit, nasa muli. Hintay-hintay lang uli, mga gagawin pa. So, adios. At laging mag-iingat. Kayong mga technician at baguhan.